Di ba ganon? I love you all, Katbalogan City. Dante Marcoleta po, hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Salamat po sa inyong lahat. Kay ka, Marcoleta, may laban ka. Numero 43, ka Dante Marcoleta. Marcoleta sa Senado. Siya naman ang ating tagapagsalita, ang magbibigay ng boses sa mamamayan. Nagsilbing spokesperson ang ating Pangulong Rodrigo Duterte at kabilang rin sa nag-sponsor ng ating Balik Trabaho at Universal Health Coverage Bill. Action man sa Senado, ang spokes ng bayan, number 54, Secretary Harry Roque! Mabuhay po ang Katbalogan! Maraming salamat! Maraming salamat, Katbalogan, sa lahat na inyong suporta. Unang-una, pinasasalamatan ko po ang matalik na matalik kong kaibigan. Pinapanood po niya tayo ngayon at nagsasabi, buong Katbalogan at Western Samar, suportahan ninyo si Apo Bongbong, Inday Sara at ang buong Unity Team. Wala po akong ibang tinutukoy kung hindi aking matalik na kaibigan sa 17th Congress, Congresswoman Mila Tan. Palakpakan po natin si Congresswoman at sabihin nating, we miss you, Congresswoman Mila Tan. Pero bagat nami-miss natin si Mila, si Kong Bila, kasama pa rin natin. Siyempre, ang ating Governor Sherian Tan. Ang ating Congressman Michael Tan. Ang ating isa pang Congressman Jim Boy Tan. At siyempre ang ating Vice Governor din, na walang iba po kung hindi si Vice Governor Arnold Tan. At sa lahat po ng mga tumatakbo ng bukal, mga konsehal, lahat po ng ang mayor ng ating bayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Napakalaki po ng utang na loob po talaga sa pamilyang Tan at sa Samar. Nung ako po ay tumakbo para maging party list, dinala po nila ako, kaya po nasa top 5 ako dito sa Western Samar. Hindi naman po natin sinayang ang pagkakataon. Sinulong po natin nung tayo nasa Kongreso ang libreng gamot at libreng paggamot, universal healthcare. Sinulong din po natin ang libreng patubig sa mga maliliit na magsasaka, ang libreng wifi, ang national AIDS law, at syempre po, sinulong din natin sa mababang kapulungan ang libreng tuition sa lahat ng state universities and colleges. Pero nais ko pa pong magpatuloy dahil marami pa po tayong mga panukalang batas na hindi natin isasabatas. Unang-una po, importante po ito sa buong Samar. Napakayaman na po ng Pilipinas. Wala na pong dahilan para merong Pilipinong nagugutom. Kaya nga po sa termino ni Apo Bongbong at Inday Sara, wala na pong Pilipinong magugutom sa pamamagitan ng ating Zero Hunger Bill. Isusulong din po natin ang sapat, malinis at ligtas na inumin pantubig sa ilalim po ni Apo Bongbong at Inday Sara sa pamamagitan ng ating Right to Water Bill. Lahat ng tao, lahat ng Pilipino, sapat pong inumin pantubig ang magkakaroon tayo. Bukod pa po dyan, magkakaroon po tayo ng malawakang reforma sa ating criminal justice system. Pabibilisin po natin ang paglilitis ng mga kaso. Because justice delayed is justice. At bukod pa po dyan, yung mga biktima ng patayan, gobyerno na po ang magbibigay ng daños perjuicios
na manggagaling po sa Victims Compensation Fund dahil ang mga biktima hindi po pwedeng nag-aantay sa wala. Agree ba kayo dyan? Para sa mga barangay po natin, tayo po ang tumayong abogado ni Governor Dodo Mandanas, dahilan kung bakit meron na tayong 38% na mas mataas na IRA gastusin para sa mga taong bayan ng Western Samar. Sana po galing dito sa 38% na ito, mabigyan na po ng sweldo ang ating mga barangay captain at iba pang mga opisyalis. Sino po mga barangay health workers dito? Wa mga barangay health workers, dahil pinatunayan ninyo na napaka-importante na inyong gawain ng panahon ng pandemya, dapat ang honorarium ng mga barangay health workers hindi po bababa sa 8,000 pesos. Pero lahat po yan, posible lamang kung tayo po'y magkakaisa. Ako po'y sumapi na sa unit team dahil naniniwala ko na kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo makakabawi galing sa pandemya. Hindi tayo makakabawi sa taas ng bilihin dulot ng gera sa Europa. Oo nga pala ho, habang may gera sa Europa, suportado ko rin po ang pagtaas ng sweldo ng manggagawang Pilipino. Kailangan po magkaisa dahil kung hindi po, kung tayo po ay magkakaroon ng pagkawatak-watak, wala pong mangyayari sa Pilipinas. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga kababayan ng aking kaibigan na si Congresswoman Mila Tan, sino ang presidente nyo dito sa Western Samar? Sino naman ang susunod ninyong vice-presidente sa Western Samar? At kung meron pa kayong natitirang pagmamahal, huwag niyo pong kalimutan ang kaibigan ng Western Samar. Pabalik-balik na po dito sa Western Samar, number 54, Harry Roque po, tagapagsalita ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Number 54, Secretary Harry Roque. Pagdating sa trabaho, subok na subok ang ating susunod na kandidato, ang pinakabatang naging Senate Majority Leader sa edad na 39. Siya ay nakapagpasa ng higit sa 100 na batas habang siya ay nasa Kongreso at Senado. Kabilang na dito ang Pangsamoro Organic Law at Renewable Energy Act of 2008. Napakasipag at disiplinado dahil likas yan sa mga atletang gaya niya. Ang trabahador niyo sa Senado, numero 64, Senator Mick Subiri. Sigurado, trabahador ng Senado, Subiri, Subiri, boom, boom, boom. Kamusta na po kayo? Summer! Unang-una, maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa amin. Gusto ko po lang batiin ang ating mga kababayan dito, lalo-lalo sa ating mga VIPs. Unang-una, kamusta na po kayo dyan? Ma'am, sa taas, oh. Grabing tao. Dito sa kabila! Hanggang doon sa taas. Gusto ko lang batiin po si, of course, Governor Michael Tan, nakasama po natin ngayon, and sa kanyang kapatid, Congresswoman Sherry Ann Tan, of course, to Congressman Jim Boy Tan, and to Vice Governor Arnold Tan. At sa lahat po ng ating mga board members, mayors, and vice mayors na nandito po na yon. Unang-una, maraming salamat na hindi kayo umalis maski na pong umuulan kanina. Salamat po! Alam nyo, kaninang umaga, nandun tayo sa Borongan ba yun? Bato? Borongan. Ang ulan buhos! Siguro may mga 20,000-30,000 tayo mga kababayan doon. Hindi umaalis ang sinisigaw nila. Waray payungan! Waray payungan! Grabe. Tapos sinabi nila, nandito po kami sa Apo BBM dahil hindi kami bayad.
Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Kaya sabi ko nga, pagkaganito, tapos na ang boxing. Tapos na ang boxing. Kasi tayo dito sa summer, ang susunod natin maging presidente ay si Apo Bongbong! Bongbong! At susunod na maging vice president, si Inday Sara! Wala na, uwi na tayo. Panalo na. Kaya kami naman po sa Unity Team, kailangan siyempre nila ng mga senador na tutulong po sa kanila. Ako po, 20 years na experience bilang mambabatas. Marami po tayong batas na nipasa, Renewable Energy Act, yung Anti-Red Tape Authority, at marami pa pong ibang mga batas. At ako'y natamaan din sa pandemya, natamaan po ako ng COVID 2 beses. Kaya ginamit ko po yung aking eksperyensya para makagawa ng batas na makatulong sa mga kababayan natin na nahirapan noong panahon ng pandemya. Kaya inakda po natin ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na nakabigay ng napakaraming ayuda at tulong sa ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas. Palapakan natin po yan. Kaya ang plano po natin na yun, patapos na ang buwisit na COVID na yan. Bubukas muli ang ating ekonomiya. Kaya na yun, nakangiti na po tayo lahat. Halos hindi na po tayo nagmamask dahil nawala na po ang COVID dito sa summer. Ngayon naman po, buhay naman natin ang ekonomiya. Buhay naman natin ang inyong mga livelihood sa isa't isang pamilya nandito na yun. Papasa po natin kasama ng Unity Team ang Bayanihan 3 na magbibigay sa inyong lahat ng one-time, big-time ayuda! Sino bang hindi gustong magkaroon ng ayuda at makatulong ng konti paano makaraos dito sa problema ng pandemya? At mga kababayan ko, alam ko si nanay, nakita ko si nanay kanina, marami po tayong kasamang nanay at tatay dito, lolo at lola. Alam niyo po, pag magkakaroon po tayo ng tutulungan natin o magkakaroon ng operasyon ang ating nanay at tatay sa puso, sa kidney, sa lung, sa baga, at sa iba't ibang parte ng ating